Hello guys! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ba i-fix itong error na to during login sa SQL. A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Sa madaling salita, gusto lang naman sabihin ng error na ito na hindi niya makita ang SQL Server instance o ang iyong database. Maaaring mali yung database instance na iyong nilagay. O mali ang kanyang IP address. Halika't sabay-sabay natin i-solve ang error na ito, make sure na tapusin mo itong video hanggang sa dulo. For sure na makakatulong ito sa problema mo. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang dito sa aking channel, welcome to Kadev Tips. Naga-upload ako dito ng mga tutorials about computer programming, photo and video editing, at any IT-related stuff. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Halika't magsimula na tayo. Una, make sure na na-install mo na ang MS SQL Server. Kung paano siya i-install, ganito lang. Punta ka sa Google. I-type mo ang MS SQL Server download, then press enter. Click mo tong SQL Server Downloads by Microsoft. Pagkatapos ay scroll down mo. Then hanapin mo itong SQL Server Developer Edition, then click Download Now. Once tapos mo na siya ma-download, i-install mo lang. Meron akong separate video step by step kung paano siya i-install. Ilalagay ko na lang ang link sa description below, i-click mo na lang ito para mapunta ka na agad dun sa video. Kung tapos mo na siyang ma-install, ang sunod mong kailangan gawin, i-check ang SQL services kung nagre-run ba siya. Kung paano mo siya maki-check, ganito lang. Sa Start button, i-search mo Configuration or SQL Configuration Manager. Then i-click mo itong SQL Server Configuration Manager, yung may kulay pulang icon. Once na-open nyo na siya, ganito makikita nyo. Sa upper left side, makikita mo yung SQL Server Services. I-click mo yan. Then sa right side, may makikita kang tatlo. Sa unang column, andyan yung MS SQL Server, SQL Server Browser at SQL Server Agent. Kung mapapansin nyo sa state, yung sa pangalawang column, yung status nila ay nakastop. Yan yung isa sa reason bakit nag-e-error kapag nagla-login sa SQL Server. Make sure mo lagi na dapat running ang status nila. Para palitan ang status, ganito lang. For example yung MS SQL Server, right-click mo lang, then click mo yung Properties. Check mo sa Logon tab, make sure na ang built-in account ang nakaselect. Then sa drop-down list, piliin mo yung Local System. Tapos punta ka sa Service tab. Sa Start Mode, piliin mo sa drop-down yung Automatic. Dapat naka-automatic siya, para every time na mag-o-open ka ng PC o laptop, automatic na din mag-re-run ang SQL services. Kapag okay na, click mo na yung apply button. Then okay. Once okay na yung properties niya, pwede na natin i-start ang MS SQL Server. To start, right-click mo lang ulit. Then click mo yung start. Hintayin lang natin matapos yung loading. Ayan, okay na. Kung mapapansin nyo, nagbago na yung status niya from stop to running. Pag ganyan, okay na yan. I-try na natin ulit mag-login sa SQL. I-click natin ulit ang connect. Ayan, connected na, wala na siyang error. Kapag na-encounter nyo ulit yung ganoong error, i-check mo lang ulit yung SQL services. May times kasi na bigla na lang siya nag-i-stop for some reasons. Ituturo ko naman sa inyo now yun isa pang way sa pag-check kung running ba ang SQL services. Punta lang kayo ulit sa Start button. I-search mo Services, then i-click mo itong Services. Or simply click Windows plus R sa iyong keyboard. Then i-type mo services.msc. Then press Enter. May magpa-pop up na window. Next, hanapin mo sa name yung SQL Services. Nasa bandang baba lang yun. Kapag nakita mo na, i-click mo yung SQL Server yung may MS SQL Server. Dito sa may upper left side makikita mo na agad yung status niya.
Kapag ganyan, ibig sabihin running na yung inyong SQL services. Pwede mo din dito i-check ang kanyang properties. Right-click mo lang. Then piliin mo yung properties. Sa General tab, again, yung startup type niya dapat naka-automatic. Then sa Logon tab, make sure na naka-local system account yung logon niya. Ngayon, tapos na tayo sa second fix or option. Para sa panghuli, kung hanggang sa ngayon nag-e-error pa din sa'yo, i-check mo kung tama ba yung instance name o server name mo. Double-check mo yung iyong server name. Dapat tama yung server name niya o IP address. Kung sa tingin mo tama naman, i-check mo baka hindi ma-access yung server o wala kang access. Para gawin yun, ganito lang. Sa Start button, type mo CMD. May lalabas dyan na command prompt, yung may kulay itim na icon, click mo yan. Kapag na-open na, i-type mo PIN. Then yung IP address ng iyong server or yung server name. Sa akin, ang IP address ng aking server ay 192.168.1.7. Kapag okay ka na, press mo na yung enter. Ayan, kapag ganyan ang lumabas na result, ibig sabihin okay siya, accessible yun server mo. I-try naman natin paano kapag mali yung IP address. Try din natin i-ping. For example, ping 192.168.1.11. Ayan, kapag ganyan yung result na na-receive mo, ibig sabihin hindi accessible yung server mo. Maaaring disconnected ang iyong connection o naka-shutdown ang server, o di kaya naman ay wala kang access sa server. Pwede mo i-check ang LAN cable mo, baka nahugot. O di kaya baka na-disconnect ka sa Wi-Fi, kung naka-wireless connection kayo. Make sure na connected ka sa inyong network. Ngayon tapos na tayo. Sana natulungan ko kayo. Kung oo, comment ka naman dyan ng yes sa baba. Kung nagawa mo na itong tatlong fix na nabanggit ko pero may error pa rin sa'yo, I suggest na i-reinstall mo yung MS SQL server mo, baka nagka-problem lang during installation mo. After mo ma-reinstall at may error pa rin, try mo humanap ng ibang installer. Baka corrupted yung installer mo o may kulang na resources. Again, kung gusto mo step by step paano tamang pag-install ng MS SQL server, panoorin mo itong separate video ko. Nasa description ang link. Kung gusto mo pa ng mga video tutorial kagaya nito, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button. At i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod kong i-upload na videos. See you on my next videos. Salamat!